mahuli talaga yung Hayabusa gamit si Godiva kasi automatic Hila yon tas Stan tapos King's Calling. Speaking of huli siya dito, napakaganda ng pagkasipa dito, diversion in. Eto na ang backup, nahuli lang, sabi nila joke lang pala. Godiva, naku po, ang mga Yagnarab Donuts, munti ka ninyong tawagin. And now, look at that, JP, inaabangan na isang mabuti dito. Provoke etong si Godiva. And look at that, Kabuki, kinain agad. Etong si Thompson sa counter initiate coming from Hades going in. Nasa ng fatal blow, Kabuki down to 5%. And an eye for an eye, the combination ni Thumbs, Killwash, and Hades connection onto the bot. Enough time to take those heroes na nandun mismo sa loob. Very aggressive move coming from Grid. They're trying to catch dito. Ang turtle na ko po si JP, naipit dito ng dragon. Look at the flame shot para mailayo habang nasa harapan naman dito. Grabe yung ano! Grabe! Oop! Kala ko makakatakas pa with the movement ng double kill pa. Tinamaan dito. Doon siya jump, sumagot. May substitution na naman, parang Butters. Oo, nakita mo naman dito si Kera. Nakita mo, tinalo na niya. Minangkaan niya yung lupa. Triple kill pa nga dito si Killwash. Grabe naman talaga! Ito na, lalabas na! Lalabas na yung 5 minutes item. Anong 5 minutes item mo? Hindi ka mag-BOD dito eh. Oh, feeling ko. Anong ano item? Ko. Wala, walang BOD yan. Sky, ano? Oh, Sky Guardian helmet. Oh, Sky Guardian. Sabi ka dito. Oh. Tignan natin kung dadagdagan niya yung gulong niya dito. Umiikot lang. Si Killwash, just a quick 100% of kill goes sa kamay mismo ni Killwash. Binigla sila ng isang paandar. Ano sila, pininahan sila eh. Pininahan, tama ka dun. Pag pina, bumibengko. Nabibengkohan sila ng gulong. Nasa ng kanyang pop immortality ang mangyayari habang yung dragon umuuwi sa kanyang base militar. The rest of the gang pinipressure na, basag na lahat ng tori habang nakamilific roar. Up na dito si Killwash. Look at the damage. Naku po, sumegway na naman galawang Killwash dito like yung dati yung ginagawa. And eto na nga si Kabuki down to 1%. Kabuki talaga kailangan palapitin. Look at that implosion dito sa apat na miyembro, tatlo. Naku po, nabigla dito ang Aura PH, and I think this is a very clear win for the side ng Aura Indonesia para ipanalo tong game number 2. Okay. Dire-diretso lang sa Abante, wala na pong liliko, wala nang batang pasaway dito. And Godiva and the rest of the gang doing great, moving forward down to 50%. We are going to game number 3. Who knows? Tama, mukhang alam nila eh. Pero yun ah, tinan mo to, Terz, nagtatali na ng buhok. Si Killwash. Sabi niya, it's game time. Oh, sir, alam mo naman eh, pag kaya nagtatali ng buhok, seryoso na yan. Seryoso na. Sabi niya, ayoko na ng kahit anong gugulo sa akin. Pag tinali ko na to, oras na. Laban na. Ayun o, pag yan nag-headband pa, ano na yan, A-game na yan. Kumbaga, wala na, tinali na. Naka-championship mode na ang ano yan, ang mindset niyan. Tingnan natin ko eh, headband. Ayun, ako, yan na o. Oh, yun na nga. Ikinasa na. Kumbaga, tayo kapag may event, na kurbata tayo, di ba? Killwash, pagka-championship na, o kailangan niya na mag-step up, meron siyang tali, tali at headband. Headband. Kasi nagugulo siya yung millisecond kasi ng paghawi niya ng buhok, eh, pinang-pa-farm na dapat yun. Pinang-pa-farm eh. Na o na kaya dapat. Pinang-re-recall niya. Ang problema, napahawi ka ng buhok, na-delay yung pag-re-recall mo. Puna naman! Then sa hatak, ito na ang King's Calling nilabag. Naipit na nga. Ayun na sinasabi mo kanina na si Hades na hindi siya makakagalaw dahil sa mga Yagnarab Donuts. Siya yung sagot sa tanong. Pero sino ang sagot sa tanong kay Killwash? Naku po, there's a jump in. Masipa! Ang ganda naman ng micro dito. The counter go from Killwash. That kick for the win. Whew! Sabi niya, I'm done, but I'll take you with me. Ang matindi na, hindi siya napatay. Speak of, hindi napatay, hindi rin naman namatay si Godiva dito. Pero that's a clutch moment. Ang bilis, no? Oo. Ang daming gumugo sa kanya. Pero yung the moment na, ang hirap nun, ang dami nakadikit. Pero na-lock in niya si Lingdo. Ang bilis ng kamay nun. And this is why, etong taong to, two-time champ. Two-time champ siya ng MPL. Nagigits yun na kung bakit. And Killwash, one of the best show players ng Pilipinas. Oof. Ang ganda ng pinakita doon ni Killwash, doing great job. Ilan Lord, aabante na, mababasag ang bottom. Nasa ng vacuum? Nope. Disengage habang si Killwash. May nasipa! Na naman, may napahamak malamang. Eto na, there's a knock up. And nakuha nila dito si Thumbs habang ina ang dragon with the payong kapatid ng sagot. Nope.
dito, makukuha naman ang kanilang Ling, and I think this is a good win para sa Aura PH at kanilang maklash. Kilumash! Tumatrabaho! Doing his job! Sabi niya, sukok lang! Punch! Trabaho lang! Walang perso! Lalan! And he's dead! Pinoy style! Pinoy style! Pinoy style lang ah! Pinoy style! Sumayaw! Grabe! Pinoy style! Nag-misto lang, nag-aerobics yung Joe! Sumasayaw-sayaw lang! Pinoy style, pinlikyak lahat na tatandaan mo kapag ka nagtali na ng box si Kilowash! Seryoso na! Cutie pag nakatali! Humph! May humph! May humph! Cutie lang pag cutie. Nakatali! Pero wala, Kilowash pa rin. There's a reason why this guy is one of the best show players or side laners in the Philippines. And madami nagkasabi na gusto nilang matalo si Kilowash, gusto nilang makalaban si Kilowash, and that is one of the reasons. Grabe yung game sense nitong taong to. Ang bilis ng kamay. Ang bilis ng kamay. Yung player luck. Kahit tignan nyo sa replay guys, ilan ng hero na nakadikit kaya Kilowash that time, pero he was able to target that specific hero, that is Ling, ginagamit ni Hai. Imagine that, no, sa clutch moment na wala kang buhay, nakuha mo pang mag-lock hero, sabay sipa, sabay shun po palabas, buhay ka pa. Grabe, kakaiba ang bigayan nila dito, ibang kalibre ng ating mga players dito, and Aura PH advance to the tournament, they will face their rivals pagdating dito sa MPL PH, ang Onic PH, and that is going to be an El Clasico.